Good morning mga Inday. Open ko lang itong bintana dito. Maarawa naman tayo. Dito ako ngayon sa kwarto ni Dudong. Ay nako. Hindi maganda ang umaga namin mga Inday. Pero magkakape lang muna ako bago tayo magchismisan. Mag-init muna ako ng tubig mga Inday bago tayo... Bago ko kayo sabihan kung ano na naman yung problema namin ni Dodo. Kaming dalawa, itong umaga, hindi maganda ang mga Inday. Hindi ko alam, uy, siguro, mga baguhan siguro mga Inday ba? Yung mga generation ngayon mga Inday. Siguro, normal na lang sa kanila yung pagtatalik. Isa amin ni Dodo mga Inday, hindi normal. Nakaka-bad mood. Kape tayo mga Inday. Alam niyo mga Inday, nakakapagod na. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, hindi ko siya maintindihan. Ay, nako. Alam niyo naman siguro na nakikita ninyo mga previous video namin, di ba, na sinasabi namin na hindi pa talaga kami nagtatalik kasi nga, may pinag-usapan kami na mag-antay until sa kasal namin. Pero mga Inday ba, hindi ko alam. Uy, hindi ko maintindihan si Dudong kasi siyempre nagsasama na kami dito sa isang bahay, isang bubong. Ayun nga lang, hindi kami pareha ng kwarto. Pero hindi naman sa sinasabi ko mga Inday nung na ako yung nagkakati mga Inday nung. Pero ano kasi eh, sinasabi ko sa kanya na kailan tayo magpapakasal. Nagsama naman tayo dito sa isang bubong. Pero sa tingin ko sa kanya mga Inday, hindi pa talaga siya handa. Nakikita ko kay Eric, nakikita ko kay Dudong na mahal niya ako, ginagawa niya lahat, mga material na mga bagay mga Inday. Yung sasakyan, yung motor, yung ano, binibigay niya sa akin mga Inday. Pero hindi ako, parang may kulang talaga mga Inday. Hindi ko alam kung ano. So dahil nga, tinataok minsan, napag-isip ako kung bakit ayaw niyang umengage ng ganun. Kasi nga, naintindihan ko siya mga Inday, which is tama naman yung ginagawa namin. Na parang nasa old, ano kami ba, old school na wala kami, hindi kami gumagawa ng mga ganun kasi nga, sinusunod namin yung nasa Biblia na hindi talaga kami mag-i-engage ng mga pagtatalik ng mga ganun mga Inday. Pero ano ba mga Inday, baka nang nagtataka ako kung yan lang ba talaga yung rason niya? Yan lang ba talaga yung rason niya? Kasi ano eh, sinabi ko sa kanya na nag-usap kami ng masinsinang mga Inday noong isang araw. Kasi nag-away kami nung isang araw. Hindi ko alam yung parang bad mood ako na siguro nag-iba na naman yung mood ko, ganun mga Inday. So sinabi ko sa kanya na yan lang ba talaga yung rason mo? Pero hindi siya nag-ano sa akin mga Inday. Hindi siya nakasagot sa akin ang diretso. Pero yung sagot niya, hindi pa rin ako kontento. Kasi sinasabi ko sa kanya na tumatanda ka araw-araw. Ako rin tumatanda. Eh, siyempre, sinabi ko talaga sa kanya mga Inday na gusto ko ng anak. Sabi ko sa kanya, mabibigyan mo ba ako ng anak? Kasi sinabi ko talaga sa kanya na gusto ko makabuo ng pamilya. So, ayun mga Inday. Hindi siya, sabi niya, gusto rin niya makabuo ng pamilya mga Inday, pero isang anak lang daw. Pero hindi ko na-feel mga Inday na kaya niya akong bigyan ng anak. Kasi ngayon pangalan kahit na anong gawin ko mga Inday, ayaw niya talaga. Hindi man ako nagsasabi na ako yung babae, no? Ako yung nag-uuna. Pero may panahon talaga mga Inday na napaisip ako kung bakit. Kung yun lang ba talaga ang rason niya. Kasi lalaki. Lalaki, magpakalalaki. Pero iba siya mga Inday. Hindi talaga siya na ano sa mga ganung bagay.
Kaya tinatanong ko yung sarili ko at tinatanong ko rin siya kung bakit. Tama naman siya, siguro nag-iisip siya ng future namin. Ako rin naman, nag-iisip naman ako ng future namin. Hindi man ako nag-ano lang sa kanya, naging, hindi naman ako naging dependent sa kanya mga inday. Kaya sinabi ko nga sa kanya na hindi ko gusto na siya lahat dito kasi may konti naman akong, may pera naman ako, konti, masusuportahan ko yung sarili ko. Pero hindi niya gusto mga inday na gamitin ko yung pera ko sa aking sarili. Gusto niya lahat-lahatin dito. O di, gusto man niya yan. Di, ayaw man niyang mag-ano ako ng pera ko, mag-gasto ako ng pera ko para sa magastusin dito o sa aming dalawa. Ay, hindi ko alam mga inday, kung yan lang ba talaga, sabi niya sa akin na nagre-read siya sa amin kinabukasan. Sabi ko, nagre-ready man din ako, pero hindi ko, sabi ko sa kanya mga inay ba na hindi ko ipupush ang sarili ko sa'yo kasi nirerespeto ko yung desisyon mo na ayaw mo talaga makipaganon. Ayaw mo talaga kahit na mga, ano lang mga inday ba, kung yung mga makikita mo nga sa salida, sa mga movie-movie lang gani mga inday na hindi, nag-sweet-sweet lang, sweet man si Dodo mga inday, pero hindi talaga sa mga, iniwan ko o hindi ko ma-explain mga inday, basta kayo nang bahala, ayaw niya. Ganon, kasi nga, wala pang kasal. Kayo nang bahala dyan mga inday. Kung ibas ninyo ako na ako yung makate, hindi sa ganon mga inday. Gusto ko lang iparating sa inyo or gusto ko lang i-open up tong nararamdaman ko mga inday kasi di gusto ko lang ma-open up tong nararamdaman ko mga inday kasi wala akong kasama dito mga inday. Wala akong kausap dito. So sa paglalagay ko, sa pagbibidyo ko ng ganito mga inday, nagbabasa ako ng mga comment nyo. Doon ako may natutunan, doon ako kumukuha ng mga advices ninyo mga inday. Kasi sino man dito nagbibigay ng advice sa akin? Wala. Tapos si Eric, nako, hindi kami, iwan ko mga inday, uy, basta, pagising niya kaninang umaga, pumunta siya daan sa kwarto ko. Tapos, nag-ano siya sa akin, niyakap niya ako, sabi niya, okay ka lang? Oo, okay lang man ako. Okay lang man ako. Hindi ko alam inday, baka, ambot, uy. Sa palagay niyo mga inday, lalaki ha, lalaki sa lalaki. Ano kayang ibang rason niya mga inday? Except sa hindi pa kami kasal. Kasi kahit na anong pilit or kahit na anong yung ano baganing gawin ko ba, ayaw niya talaga mga inday. Hindi ako nagkakati mga inday. Sinubukan ko talaga siya. Sinubukan ko siya. Kasi nga, babae, lalaki na sa isang bubong. Pero ayaw niya talaga mga inday. Sabi niya sa akin, sure na sure na sure na sure 100% daw siya na ako yung magiging asawa niya. Kaya syempre naman mga inday, sabi niya sa akin na magpapakasal daw kami. Sinubukan ko talaga siya mga inday ba na sinabi ko nga okay, kung sigurado ko talaga na ako ang mapapangasawa mo, bakit ayaw mong gawin ito? Ayun mga inday, sabi niya, nag-usap na tayo na wala talagang ganyanan kapag wala pang kasal. Sinabi ko sa kanya mga inday, kasi sa Amerika mga inday, umaabot pa daw ng mga 5 years, 2 years, 3 years, bago sila na-engage, magpakasal. Sabi ko, o sige, 5 years from now, saka may mangyayari sa atin. Sabi niya, parang matagal naman. Sabi ko, o 3 years from now, saka may mangyayari sa atin. Sabi niya, pwede. Ah, patay. Ayun, mga inday. So, hindi ko palagi kung iniisip ang inday ba. Yun yung napaisip ako ba kung yan lang ba talaga ang rason niya. Baka napaisip ako mga inday ba. Hindi magiging kontento yung isip ko kung bakit. Tinanong ko naman siya mga inday nung ganun. Pero yun ang talaga isasabihin niya sa akin mga inday. Hindi ako komportable, parang ewan ko sa kanya. So may chance ako ngayon inday magkipag-usap sa inyo kasi wala siya dito. Umalis siya, nag-exercise siya mga inday. Tapos nakikita ko sa kanya mga inday.
Kasi may rescue team kasi ditong nagja-jogging ba, nag-exercise mga estudyante training. Kada morning, mag-ano yan sila, mag-exercise. So gusto man ni Dudong na sumali sa kanilang exercise. So, mga 1 week nang sali-sali si Dudong mga Inday, ginawa siyang leader. Noong paggawa ng leader mga Inday, kasi nga, instructor, fitness instructor si Dudong sa Amerika noon, ginawa siyang leader mga Inday. So, palagi siyang exercise ng exercise mga Inday. Pag uwi niya dito, ang basa-basa niya. Basa-basa niya talaga mga Inday. Tapos, yung mga pagkain namin mga Inday, parang hindi ko sinasabing talagang totally na kinokontrol niya ako. Pero nararamdaman ko mga Inday na kinokontrol niya talaga yung pagkain ko. Kasi palagi niya sinasabi sa akin na more protein, less carbs, ganon. Eh, ako mga Inday, may problema man ako, may sis man ako. So sinabi ko sa sarili ko, yung mama ko kasi vegetarian yung mama ko at saka yung pamilya ko doon sa probinsya namin. Hindi sila kumakain ng karne, manok. Tapos yung mga manok mga Inday, yung mga karne ng mga ganyan, marami yung steroids ba na ini-inject. So yung mga meat ba? At saka napaisip ako Inday na pag palagi akong kumakain ng mga ganun, baka lumala yung sakit ko, yung sis ko. Ovarian cysts, ganun. Hindi ko na alam mga Inday kasi last time nagpa-ultrasound ako, lumaki siya. Ngayon, hindi ko alam kung ilang size na sana mga Inday bumaba or lumiit or lumaki ba kasi palagi niya akong pinapakain ng karne. Kasi sabi daw na yung karne, hindi daw ang rason ng pagkabuo ng cysts ko. Siguro, hindi nga totally ang rason pero para sa akin kasi ako yung nakaalam sa sarili ko, may epekto talaga yun. Sabi niya mga Inday, yung itong video nga mga Inday yung nakumakain kami. Oatmeal is what? Carbs. Very good. Watermelon? Carbs. Mayu ka ayu. Itlog. Protein. Very good. Carbs. Manzanas? Carbs. Very good. Rice? Carbs. Carbs. And tuna? Protein. Very good, hon. Saging? Saging. Carbs. You got it, hon. Yan, mga Inday. Sabi niya ito, kasi prutas, carbohydrate daw. Kanin, carbohydrate. Ano, gulay, carbohydrate daw. Kaya gusto niya pakainin ako ng karne, mga Inday. Yan, mga Inday. Ayun, siya, exercise na ng exercise. Hanggang nakita ko sa kanya, yung short niya, binalagyan niya ng clip, mga Inday, kasi luag na sa kanya. Hindi niya kasya. Malaki na yung short niya. Sabi ko sa kanya, hindi ko gusto ang ginagawa mo. Kasi nga, nagpa-fitness ka nga, pero pinabayaan mo naman yung sarili mo. Ako, nagluluto ako mga Inday para sa kanya. Pero, nawalan ako ng gana na lutuan siya mga Inday. Kasi, yung ba mga spices ba mga Inday ba? Yung nilalagay natin sa mga manok ba? Yung pag mag-marinate ba? Yung mga soy sauce, yung mga patis, na mga ganong Inday. Kung wala ako dito mga Inday, binasa niya lahat ng mga ingredients mga Inday. Sabi niya marami daw asin. Hindi man ako nagagamit ng asin mga Inday kasi ayaw nga niya. Kaya yung mga seasoning lang, hindi yung mga spices lang ang nilagay ko. Tinapon niya ang iba mga Inday kasi marami daw asin. Ayaw daw niya ng asin. Anong gagamitin ko pag magluto ko ngayon Inday o wala ang patis? Kasi bumili ako kahapon ng patis, nilagay ko sa basket namin, kinuha niya, binalik niya kasi daw maraming asin, marami daw yung asin, yung patis na binili ko. Sabi ko sa kanya na mag-marinate ako, lagyan ko naman yan tubig, hindi man yan lahat ng ano, patis or soy sauce. Eh ano, nag-ano naman yung mood ko kahapon mga Inday. So nakita niya siguro na nag-iba yung mood ko, kinuha niya yung patis, nilagay balik sa ano basket. Kaya mga Inday, sabi daw niya, lagyan daw ko ng tubig kapag nagamit ko daw para hindi daw masyadong maalat. Hindi naman niya maalat. Uy, kasi kapag ako naman talaga ang nagmamarinate, hindi man lahat talaga yan ibubuhos ko. Ayun mga Inday, parang nawalan ako ng gana ba na magluto sa kanya. Tapos lahat ng mga niluluto ko, lahat ng mga kinakain niya, parang ganun, yung less carb, more protein, ganun mga Inday ba, parang ano na lang yung sarili ko, parang
inaanad ko na lang yung sarili ko sa sitwasyon namin ba, ganyan man siya. So, para na din ba na hindi ako mag-overthink, hindi ako mag, ano, kasi noon, kasi mga previous na video ko, nang iyak ako, nang iyak, kasi hindi ko alam yung feeling mga inday ba, na palaging parang kontrolado, ganun, mga inday. Kung kinukontrol niya ako para sa kalusugan, mabuti naman. Kaya hindi lang ako nag-i-insist, mga inday. Pero yun nga, hindi ko na siya sinasamahan masyado mag-walking. Kasi iya, ngayong balikat ko, hanggang ngayon, sakit pa din. So, ano masasabi niyo, mga inday? Ako kasi, mga inday, batang-bata pa kasi ako sa relasyon na ito. Kahit na malapit na tayo lumapas sa kalendaryo, yung edad natin, hindi kasi yan nababasa sa edad eh. Nababasa yan sa experience siguro eh. Kasi nga, yung kaibigan ko, nako, yung kaibigan ko, mga inday, ang ano-ano lang sa akin. Ako pa yung mas matanda sa kanya, pero mas marami siyang expertise when it comes sa mga foreigner ng mga relationship eh. Kaya sinasabi ko sa kanya, nag-uusap kami, nag-open up, pero ngayon may hindi, busy siya, wala na talaga akong kausap. Kaya kayo na lang yung kinakausap ko. Ano yung mabibigay ninyo ng mga advices? Hindi ako nagkakati, mga inday, pero hindi magiging mahinahon yung isipan ko kung bakit. Ano kaya ang rason niya? Hindi ko alam. Bakit ayaw niya talagang gumawa ng mga ganong bagay? So, inday, yan lang muna yung maibibigay ko sa inyo. Kasi nafe-feel ko pabalik na dito si Dudong. Hindi ko gustong magsalita sa camera kapag andyan siya. Kasi yung iba ko mga salita, nalalaman niya yan. So, babasahin ko yung mga comment niyo, mga inday. Tsaka maraming salamat sa pagsuporta sa akin, sa pagbibigay ninyo ng advice. Maraming salamat.